Kabi-kabilang sunog ang nangyari sa ilang probinsya. Sa Davao City at sa North Luzon Expressway, nagkaroon ng grass fire. Sa Bulacan, biglang nagliyab ang isang truck ng basura malapit sa gasolinahan. Makibalita tayo kay Rose Bernales. Nagliyab ang truck ng basura ng pamahalaang lungsod ng Malolos, Bulacan. Nakaparada ang truck sa MacArthur Highway nang biglang umusok ang makina nito tanghaling tapat kahapon. Nangyari ang pagliyab ng truck malapit sa isang fast food restaurant at gasolinahan. Napasugod naman ang isang lalaking may dalang fire extinguisher pero hindi nito kinayang apulahin ang apoy. Naapula ang sunog ng mga rumisponding bumbero. Hinihinalang problema sa electrical wiring ng sasakyan ang sani ng apoy. Napalibutan naman ang usok ang isang bahagi ng North Luzon Expressway nang sumiklab ang sunog sa damuhan. Ayon sa mga bumbero, mayayabong ang manatuyong damo sa lugar kaya mabilis na lumaki ang apoy. Nahirapan sila sa pag-apula dahil sa kapal ng usok. Posibleng may nagsigaraw sa lugar kaya nagkasunog. Wala namang nasaktan sa sunog na naapula matapos ang mahigit isang oras. May nangyari ring sunog sa damuhan sa Davao City. Malapit lang ito sa ilang bahay kaya mabuting kaagad nakaresponde ang mga bumbero. Nang maapula ang apoy, muli pa itong nagliyab. Mabuti na lang naroon pa ang mga bumbero. Sana pabayaang sigarin, hinihinalang nagsimula ang sunog. Nilamon naman ang apoy ang kusina ng isang bahay sa Barotac, Nuevo Iloilo. Nadamay sa sunog ang garahe at isang jeep. Napabayaang lutuan ang itinuturong sanhi ng sunog. Tinatayang nasa 300,000 pesos ang halaga ng natupok. Rose Bernales, Nagbabalita, Pilipinas.